So, hello po, Chef. So, ito po ang lulutuin ko na ating classic all-time favorite adobo. Kaya lang po, ang napili ko po ay yung adobong puti. So, ito po yung ingredients. So, ito po yung ating ingredients. Ito po yung aking 1/2 kilo ng pork liem po. Then, medium cube ang gaya po niya. Minarinate ko po siya ng kalamansi, asin, paminta overnight. Then, meron po tayo dito 1/2 teaspoon ng salt. Then, 2 teaspoon of black peppercorn ng ikakrush ko po siya mamaya. Then, ayan, 2 bay leaf. Meron po tayong 1/8 cup ng palm oil. Then, ayan, 4 cloves po ng garlic crush. Then, 1 1/2 cup po ng tubig. Then, 1/4 po ng cup ng vinegar. Then, 2 teaspoon po ng toyo. So, ayun po lahat ang ingredients ng ating adobong puti. So, bakit po siya tinawag na adobong puti? So, since konti lang po yung toyo na gagamitin natin and or patis sa inyo. Then, kasi ang parang maging base nito yung suka. Kasi naman ito kaya ito talaga yung parang tinatawag natin na original adobo kasi alam naman natin na dati wala pang ref yung mga ninuno natin, so pag nagluto sila kalimitan gumagamit sila ng suka para tumagal yung pagkain nila, so ayun siguro doon nag-originate yung ating adobo, kaya lang nagkaroon lang siya ng alam niyo yun pagbabago, ayun na dumating na yung mga Chinese. Then, ayun, para inintroduce nila yung toyo. So, ayun. So, mag-i-start na po ako. So, unahin ko po, sasangagin ko po itong mga black pepper corn. So, bakit po? So, para po lumabas sa kanyang aroma at saka mas effective pa po siya. So, let's start! Then, ayan po, i-grubin niyo po ang ating black pepper corn. Then, sorry po, wala po akong marmol na mortar and pestle. Then, after po niyan, mag-start na po tayo. Babrown ko po muna ang ating pork. Kailangan high heat. Kailangan po malakas sa ating apoy para hindi maluto yung ano nung kasi babrown na naman natin siya eh.
So ayun po, medyo brown na po siya. Then isunod niyo na po yung inyong garlic. Then ayan, tubig. Then isunod niyo ho itong vinegar. Then ito po ang sunod sa suka, toyo. Then after ng toyo, ilagay na ho natin ang ating laurel. Then ito ho ating sunod, ang ating crushed black peppercorn. So, antayin ho natin siya kumulo. Then, pagkulo ho, takpan natin, isimmer ho natin ng 30 minutes. Then, ayun po. Eh, depende naman ho yun kung luto na yung karne. Pero, usually po, mga 30 minutes. So, ayun po. Babalikan po natin siya pag isisimmer na natin. Adobo. So, kumukulo ho na ho siya. Then, ayun. Hihinaan ho natin yung apoy. Simmer lang ho. Sobra pong hangin dito. Ayun ho, tatakpan ho natin siya. Isisimmer ho natin siya ng 30 minutes. So, ayun po. Babalikan na lang ho natin siya after 30 minutes or less. Depende ho. I-check. Constantly checking po. Pag nagluluto tayo. Mamaya, overcooked na pala. So, ayun ho. Mamaya ho uli. So, ito na po siya after 50 minutes. So, mukhang hilaw pa rin ang ating pork. So, talagang siguro aabuti siya ng 30 minutes. So, ayan, cover lang natin. So, depende ho sa preference niyo. Kung gusto niyo ng hindi masyado maalat, then huwag niyo na ho sundan ng asin kung minarinig niyo. Pero kung hindi niyo minarinig, lagyan niyo, syempre. Walang alat. Pero dahil ako fan po ako ng alat. So, ayun, nalagyan ko ho ng konti. Konti lang, hindi ko lalahatin. Sarap! Sarap po siya, guys. Nangingibabaw yung asin. Pero dinagdagan ko ng asin. So, ayun. Parang equal-equal na sila.
Eh, di ba yung usual nating adobong, mas namumuna yung alat. Well, ito, pantay sila nung asim at saka alat. So, depende ho yun sa inyo. Kung gusto nyo talaga ng yung inyong adobong puti, eh, puro asim, konti lang yung asim. Lagyan nyo na agad yung, marinate nyo na yung karne ninyo, gaya nung ginawa ko. So, ayun, ipiplate na ho natin ang ating niluto.